Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kapag nakita ka ng isang lalaki o isang babae na nasusunog ang kanyang damit, ano ang gagawin mo? Hindi ba papatayin mo ito? Kukuha ka ng tubig at babasain mo ang kanyang damit para mamatay ang apoy. Ganyan mga kapatid ang kalagayan ng ating mga kapatid na Muslim na gumagawa ng kasalanan. Ganito po ang kanilang kalagayan. O baka mas malala pa. Mas malala pa po ang kanilang kalagayan. Kaya kapag makita ka ng isang tao na gumagawa ng kasalanan, uminom ng alak, o nagsisinungaling, o hindi nagsasala sa tamang oras, hatakin mo sila sa paggawa ng kabutihan at lumayo upang maiwasan yung mga paggawa ng kasalanan. Yan ang dapat gawin ng isang Muslim. Sapagkat lahat tayo magkakapatid sa Islam. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hindi ganap ika ang pananampalataya ng isa sa inyo hangga't hindi niya naising mahalin ang kanyang kapatid tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Kung ganun, kung ano yung gusto mo para sa iba, kung ano yung gusto mo para sa iyong sarili, dapat siya rin ang gusto mo para sa iba. Ayaw mong masunog ang sarili mo sa impyerno ng apoy. Marapat na ganyan din ang iyong naisin sa ibang tao na hindi mapunta sa impyerno ng apoy. Kaya kapag makakita ka ng kasalanan na ginagawa o mga kapatiran natin, mula sa kalakihan at kababaihan na gumagawa ng kasalanan, payuhan po natin sila, pagsabihan sila mula sa maayos na paraan na may hikma. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ud'u ila sabili rabbika bil hikma. Manawagan ka tungo sa iyong Panginoon ng may hikma, may wisdom. At yung hikma na tinutukoy rito, ito po yung paglagay ng isang bagay ayon sa kanyang kung saan siya nababagay. Ibig sabihin, kung kakausapin mo yung isang tao, ilalagay mo yung tamang paraan kung saang wasto ang tamang pakikipag-usap sa tao na iyong kinakausap. Kailangan may hikma, may wisdom, yung mainhin ka, malumanay ka makipag-usap, hindi yung sisigawan mo, papahiyain mo ang taong makasalanan o nakagawa ng pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. At iwasan mo rin na sila ipayuhan, pagsabihan sa harap ng madla, sapagkat hindi po yan ang tamang paraan ng pagtutuwid ng pagkakamali. Mga kapatid, magtulungan po tayo sa paggawa ng kabutihan at sa pagbabawal ng kasamaan, sapagkat tayo ay pinuri ni Allah sa banal na Quran, wal takum minkum ummatoy yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ibilang ninyo ang inyong sarili, no, kayo ang umma na mabuti, na nag-uutos ng kabutihan at nagbabawal lang masama. Si Allah subhanahu wa ta'ala nagbigay pugay sa atin, mga kapatid. Kung ikaw ay naniniwala kay Allah, dapat sumunod tayo sa Kanya. At sa mga kapatiran po natin na ang tingin nila sa mga taong makasalanan ay wala nang, kumbaga, wala na, hindi na magbabago. Kasi may mga ganyan eh. Ano po? Yung tingin nila sa mga tao na nalunod na sa paggawa ng kasalanan, wala nang pagbabago. Hindi, mga kapatid, hanggat nabubuhay ang isang tao, hanggat tayo ay humihinga, hanggat tayo ay nasa wastong pag-iisip, may pag-asa tayo. May pag-asa tayo at may pag-asa tayo. Ang pintuan ng tauba, ang pintuan ng pagbabalik loob kay Allah ay bukas. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, La taqnatu min rahmatillah. Huwag kayong mawalan ng pag-asa sa awa ni Allah. Innahu yaghfiru dhunuba jami'a. Si Allah ay nagpapatawad sa lahat ng kasalanan. Innahu huwal ghafurur rahim. Si Allah ang mapagpatawad at ang mahabagin. Kaya mga kapatid sa Islam, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Ano po, huwag tayong mawalan ng pag-asa sa awa ni Allah. Kahit gano'ng kalaki ang kasalanan natin, kahit gano'ng yung tingin natin, ano na, wala nang tatanggap sa atin, hindi na tayo tatanggapin ng Diyos dahil sa marami na tayo nagawa. Kumbaga, hindi na mabilang yung kasalanan na gawa natin. Huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. At huwag na huwag tayong mahuhulog sa patibong ng Shaitan. Dahil yung tao na nawawalan ng pag-asa sa awa ni Allah, siya po ay nahulog sa patibong ng demonyo. Ang gusto sa atin ni Allah ay magbalik loob tayo sa Kanya. At mag-isip ng mabuti sa ating Panginoon na tatanggapin niya tayo. Sapagkat si Allah ang Ar-Rahman, ang pinakamawain at ang pinakamahabagin. Lahat ng tao na nagbabalik loob sa Kanya, tinatanggap niya. Tinatanggap niya ang mga nagbabalik loob sa Kanya. Kaya po, mga kapatid sa Islam, hanggat may pagkakataon, hanggat tayo ay humihinga, hanggat tayo ay nasa wastong pag-iisip, magbalik loob tayo kay Allah, magmadali tayo.
magmadali tayo. Wasari'u ila magfirati min rabbikum. Magmadali kayo tungo sa kapatawaran ng inyong Panginoon. Itong utos sa atin ni Allah. Magmadali tayo tungo sa kapatawaran ng ating Panginoon. At huwag po tayong wala na pag-asa, mga kapatid. Kasi ang tingin ng iba, dahil sa makasalanan na, alam mo yun, yung nalunod na halimbawa sa droga, kilalang wanted sa kanilang lugar, na pasaway, matigas ang ulo, sutil, lahat na ng katawagan nasa kanya na. Ano? Tapos, gusto magbago ang buhay. Huwag kang mawala ng pag-asa, kapatid. Kung gusto magbago ang buhay, tatanggapin ka ni Allah. Ngunit, may mga payo tayo sa mga gusto magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Una rito, kapag ikaw ay nasa lugar ng mga makakasalanan tao, dapat iwan mo yung lugar na yan. Kailangan pumunta ka sa ibang lugar, manirahan ka sa mga lugar na kung saan may mga tao roon na sinasamba si Allah ng dalisay, yung mga mabuting tao sa makatawid, iwan mo yung lugar na kung saan diyan ka lumaki, yung nasanay ka sa paggawa ng kasalanan diyan, at lahat ng pagsuway kay Allah ay nakapalibot sa iyo, at hindi mo kaya mabagong buhay dahil may yung mga tao na naghihikayat sa'yo is nandoon, iwan mo yan sila. Maghijra ka, mga ibang bayan ka. Humingi ka ng tulong kay Allah at mga ibang bayan ka, sapagkat ang paghijra, mga kapatid, ito ay obligado kapag hindi mo kayang pangalagaan ang iyong pananampalataya. Kapag nangihina ang iwan, ang iman mo, ang paniniwala mo kay Allah, dapat kang mga ibang bayan at manirahan ka sa lugar ng mga Muslim. Yan pong ibig sabihin ng hijra. May isang kwento, mga kapatid, na isang tao, ang kanyang gawain is pumatay. Araw-araw pumapatay. Alam niyo po yun? Sa paningin ng mga tao, ang pinakamalaking kasalanan, ito yung pagpatay. Sa paningin ng tao, ang pinakamalaking kasalanan, ito yung pagpatay. So yung tao na ito, araw-araw pumapatay. Hanggat sa umabot yung napatay niya, yung bilang ng napatay niya is 99. Isipin niyo yun? 99. So ilang pamilya yung naulila, ilang asawa yung naging balo, mga bata na naulila, ilan yung mga magulang na nawalan ng anak dahil sa tao na ito, 99. Isipin niyo po yung 99. Hanggat sa pumasok sa isipan niya na magbalik loob, sumagi sa isipan niya, gusto niyang humingi ng kapatawaran kay Allah, gusto niyang humingi ng tawad sa lumikha sa kanya, sa nag-iisang Diyos na si Allah. At lumapit siya sa isang mangaral, sa isang rahib, no, sa isang mangaral, sa isang pare, at sinabi niya, o ikaw na mangaral, gusto kong magbalik loob sa Diyos at ang kasalanan na gawa ko ay ganito. Kumbaga ako ay nakapatay ng 99 na katao ang nakitlan ko ng buhay. 99 ang nakitlan ko ng buhay. So nagulat yung pare na ito at napasigaw siya, yung rahib na ito. Sabi niya, wala nang kapatawaran na gawa mo. 99, ikaw pala yung tao na kilala na ganito, na ganyan, na mamatay tao. Wala nang kapatawaran na nagawa mo. So ang ginawa ng lalaking ito, nasaktan siya, kinuha niya yung espada niya, at tinaga niya yung pare na ito hanggat umabot yung napatay niya ng 100. 100 katao yung napatay niya. Tayib. Tapos, pagkalipas ng ilang araw, pumasok pa rin sa isipan niya. Hindi nawala sa isipan niya yung pagbabalik loob kay Allah. Gusto niya magtawba. Gusto niya humingi ng kapatawaran kay Allah. Hanggat sa tinukoy siya sa isang alim na maalam sa pananampalataya at lumapit siya, sabi niya, o ikaw, mayroon pa bang kapatawaran ang aking nagawang kasalanan? Ang sabi ng alim na ito, may kapatawaran pa ang iyong nagawang kasalanan. Kahit gano'ng kalaki, kahit gano'ng kalawak ang nagawang kasalanan, kapag ikaw ay magbabalik loob kay Allah ng tapat, ng bukal sa iyong kalooban, taus-pusong pagbabalik loob kay Allah, papatawarin niya iyong kasalanan. Papatawarin niya sapagkat si Allah ay mapagpatawad at mahabagin. So mga kapatid, naging masaya yung lalaki na ito kahit umabot ng 100 tao ay napatay niya. May chance pa pala siyang patawaran ni Allah. Ang payo sa kanya, ito yung payo sa kanya. Iwan mo yung lugar mo at pumunta ka sa lugar na yon. Yung lugar, mayroon siyang tinitukoy na lugar sapagkat yung lugar na kanyang tinitukoy, ang mga tao roon ay sinasamba si Allah na nag-iisa at ang mga tao roon ay nag-uutos ng mabuti at nagbabawal ng kasamaan sa makatuwid, mga maubuting tao at mga tao na nagtutuwid. So pumunta ka roon, mga ibang bayan ka, pumunta ka roon at doon ka manirahan at sambahin mo si Allah na nag-iisa roon at doon ka magbalik loob. Ito yung payo sa kanya. So naging masaya siya, tuwan-tuwa siya dahil napakalaki ng nagawa niya kasalanan. Kumbaga 100 tao ang nakitlan niya ng buhay. Pagkatapos, bibigyan siya ng pag-asa, papayuhan siya, papalakasin ang loob niya na mayroon pa palang tatanggap sa kanya. Right. Nung siya yung mga ibang bayan na habang siya nasa kalagitnaan,
ng kanyang paglalakbay, mga kapatid, namatay siya. Dinatnan siya ng kamatayan. At pakinggan niyo yung kwento. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kaganapan na ito, nung siya'y namatay, dumating yung anghel ng parusa. Kumbaga, kukunin yung kaluluwa niya, paro-paro sahan. At nung kukunin niya yung kaluluwa niya, may dumating na anghel ng awa. Ito yung anghel ng awa. Hanggat sa sila ay nagtalo. Ang sabi ng anghel ng parusa, nung mula sa impyerno, bakit mo kukunin yung kaluluwa na ito? Kahit isang kabutihan, ni katiting na kabutihan, wala siyang ginawa. Pero kukunin mo kaluluwa niya, wala ang karapatan para kunin ng kaluluwa niya. So ang sabi ng anghel ng awa, hindi mo ba alam na yung tao na ito ay taus-pusong nagbabalik loob kay Allah. Mayroong puso na malinis na gusto magbalik loob kay Allah. So nagtalo sila. Sabi niya, hindi. Hindi pa siya nakagawa ng kabutihan. Kahit isa. Papunta pa lamang siya sa kanyang pupuntahan pero nadat na siya ng kamatayan. So ang ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala at si Allah subhanahu wa ta'ala ang higit na nakakaalam sa nangyayari, nagpadala siya ng isang anghel na nagbigay hatol sa dalawa. So ang sabi ng anghel na ito, yung pangatlong anghel, kung ang tao na yan ay mas malapit, kasi yung tao namatay sa kalagitan ng daan, kung yung tao na yan ay mas malapit siya kung saan siya nagmula, ibig sabihin, mas malapit siya kung saan siya nagmula, hindi pa siya gano'ng nakakalayo, siya ay makakapunta sa impyerno. Kasi hindi pa siya nakakalapit kung saan siya pupunta. At kung yung tao naman na yan ay mas malapit kung saan siya pupunta, siya ay makakapunta sa anghel ng awa. Ang kukuha ng kanyang kaluluwa is yung anghel ng awa. Nung sinukat nila, siya ay nasa gitna talaga. Nasa gitna. Kumbaga patas, nasa gitna. Sa pagitan ng pupuntahan niya at kung saan siya nagmula. At si Allah subhanahu wa ta'ala ay mahabagin, maawain, mapagpatawad. Ang ginawa niya, siya mismo yung nag-inurong niya ng isang dangkal ang katawan na ito kung saan siya pupunta at nanaig sa paglilitis na ito yung anghel ng awa at kinuha niyang kanyang kaluluwa. So mga kapatid, ang aral na maupulot natin dito, huwag po tayong mawalan ng pag-asa sa awa at habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. At tulad ng sinabi natin, kung gusto mo talaga magtauba, kung gusto mo magbalik loob kay Allah, lahat ng makakatulong upang lumakas ang iman mo, lumakas ang pananampalataya mo, ay gawin mo. At lahat naman ng dahilan upang hihina ang iman mo, iwan mo. Katulad halimbawa, natukso ka sa panonood ng mga haram, iwan mo yung paggamit ng gadget, yung mga gadget na ano, halimbawa yung laptop, huwag ka mag-laptop, huwag ka mag-cellphone. Kapag ikaw ay nakakita ng haram, nakakanood ng haram, yan yung dahilan para sa paghina ng iyong iman, ng iyong pananampalataya, iwan mo yan. Sapagkat di nakakatulong sa yan. Yung mga kaibigan mo na inutusan kang gumawa ng haram, manood ng haram, iwan mo sila. Dahil hindi sila nakakatulong sa iyo, mga kapatid. Tandaan mo, mag-isa ka lamang mamatay. Mag-isa ka lamang ililibing. Mag-isa ka lamang lilitisin. Mag-isa ka lamang tatanungin sa kabilang buhay. Kaya lahat ng bagay na walang pakinabang dito sa mundo at sa kabilang buhay, lalo sa kabilang buhay, yung dahilan ng mga taong nakakahina ng iyong iman, iwan mo sila. Kapag humihina ang iyong pananampalataya, iwan mo. Kahit ang asawa mo, sapagkat ang wisdom, ang dahilan kung bakit tayo nag-aasawa, para malayo tayo sa tukso, di ba? Yun yung pinakadahilan. Pero kung yung asawa mo mismo ang naging dahilan upang ikaw ay makagawa ng haram, humina ang iyong iman, maaari kang humingi ng divorce sa kanya at tatanggapin na iyong divorce, babae o lalaki. Yan yung batas ng Islam. Kahit kaninong qadi ka, kahit kaninong judge ka pumunta, yan yung ipapayo sa'yo. Hiwalan mong asawa mo. Katulad ng payo ni Ibrahim a.s. sa kanyang anak na si Ismail, غير عتبة بابك. Kumbaga, baguhin mo ang iyong asawa sa madaling salita. Yun ang yung palitan mong iyong asawa sa madaling salita. Pero syempre, kapag lalapit ka sa isang ustad o sa isang qadi patungkol sa kalagayan ng iyong asawa, ang unang papayo niyan, magbalik loob kayong dalawa kay Allah. Ayusin ninyo yung pagkasama ninyo na magbalik loob hanggang sa maging matuwid. At kapag naging matuwid, alhamdulillah, ipagpatuloy niyo ang inyong pagkasama sapagkat dahilan niyan upang kayo makapasok sa paraiso ni Allah at magkasama rin kayo sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. Pero kung ang inyong iman, kayong mag-asawa, ang inyong pananampalataya is lalong humihina, puro gulo ang nangyayari. Alam niyo yun, yung hindi nagsasala sa tamang oras, hindi talaga nagsasala rin. At
kumbaga makasalanan, sigaw ng sigaw, away ng away, wala nang solusyon, humihina ng iman, marapat na maghiwalay na kayo. Yan yung payo, mga kapatid. Dahil wala eh, walang solusyon. Pero kung sa tuwing kasama mo yung asawa mo, lumalakas ang iman mo, nadaragdagan ng pananampalataya mo, lalo kang napapalapit kay Allah, lalo kang nagiging masipag sa paggawa ng kabutihan, mashallah, ipagpatuloy nyo ang inyong pagsasama. So yan po mga kapatid, ang payo natin sa mga gusto magbalik loob kay Allah. Iwan yung mga masamang kaibigan, lahat ng mga paraan upang makagawa ka ng kasalanan, iwan mo. Iwan mo. Alam nyo po mga kapatid, may mga sheikh dito sa Saudi Arabia. Dito sa Saudi Arabia, may mga kilalang tao ako rito. Hanggang ngayon, mayayaman sila. Pero yung cellphone nila, alam nyo yung walang camera? Text, tawag lang. Yun lamang kanilang cellphone. Bakit? Kasi, subhanallah, may isang beses dito isang sheikh, kinuwento niya, si Sheikh Abdul Karim Al-Khudair. At si Sheikh Abdul Karim Al-Khudair, isa siya sa mga hayat kibar al-ulama, isa sa mga advisor ng king dito sa Saudi Arabia. Taga Kasim siya, pero lagi siyang nasa Riyadh. Ngunit kapag nandito siya sa amin, sa Kasim, is dito siya nagsasala, kung saan ako nagsasala, malapit lamang, Sheikh Abdul Karim Al-Khudair. Ang cellphone niya mga kapatid is yung, ano, yung lumang cellphone, walang camera. Pero may nakapagpayo sa kanya, yung cellphone, yung mga smartphone, malaking tulong daw yan sa mga pakikinig ng mga lectures, pagre-review ng Quran, pagre-review ng mga hadith. So isang beses, bumili siya. At yung pagbili niya ng cellphone, mga kapatid, tingnan niyo ha, magda-download pa lamang siya, pero may lumabas na kagad na babae. Yung sexy na babae, alam niyo yun? So tinanggal niya kagad yung cellphone niya. Sabi niya, unang cellphone pa lamang, ganyan na kagad yung makikita ko. Hindi na siya gumamit. At mayroon pa po akong mga kilala, mga kapatid, hanggang ngayon, walang mga smartphone. Kahit at sila ay may mga mayayaman sila, magaganda yung sasakyan nila. Kasi wala naman problema kung bibili ka ng magandang sasakyan kung kaya mo eh. Pero bakit hindi sila gumagamit ng mga smartphone? Dahil nga sa mga fitna, mga kapatid. Music. Alam niyo yun? Music. At babae. Mga haram. Marami. Marami ka makikita rito. Yung mga alak. Nakikita mo harap-harapan dyan. Commercial pa yung iba. Ang iba, mga subhanallah, mga Islamic propagator pa sa social media. Pero dahil sa pinasok nila yung kanilang mga FB, yung mga kanilang mga page sa, alam niyo, sa ads. May mga ads yung kanilang Facebook, yung kanilang YouTube, yan. Nahahaluan ng babae yung kanilang page. Nahahaluan ng mga music, nahahaluan ng mga haram, alam niyo yun. At meron pa isang pagkakataon, no? May isang da'iya na hindi niya siguro alam, Allahu alam, siguro first time niyang ipasok yung Facebook niya sa ads. Subhanallah, alam niyo yun, yung pinanood ko yung video niya, may mga kahalayan na commercial sa kanyang page. Sa kanyang page mismo. At minessage ko siya mismo. Tapos sabi niya hindi niya alam bakit ganun. Pero Allah alam talaga, si Allah hindi nakakalam. Kasi minsan, hindi natin alam na pumapasok na pala tayo sa bagay na haram. Kaya mga kapatid, kapag gusto mo magbalik loob kay Allah, kahit gano'ng kalaki ang kasalanan mo, huwag kang mawala ng pag-asa sa awa ni Allah. La taqnatu min rahmatillah, ang sabi ni Allah. Huwag kayo ika mawala ng pag-asa sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. So insha Allah subhanahu wa ta'ala, sana tayo po ay nakapulot ng aral sa ating ibinahagi. At walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kay Glenda Fontanila. Walaikum salam sa iyo. At kay Sofia din, walaikum salam wa rahmatullahi na nanonood sa Spain. Mashallah, anong oras na dyan sa Spain? Kapatid na Sofia. At ito na naman si Noreen, mashallah, ito tag ng tag sister na ito sa mga ka-sisters niya para manood ng ating live. Ito rin si Rohana. Jazakumullahu khairan jazaa. Ito si Sister Noreen at si Sister Rohana, tag ng tag sa mga kapatiran para makapanood ng live, makapulot ng aral. Si Safiya Romero rin, mashallah. Ayan, no? Si Zainab din, mashallah, Zainab Muhammad at iba pang mga kapatiran, mashallah. Jazakumullahu khairan jazaa. Sa mga kapatiran, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kay Ummu Faisal Ampan na nanonood sa Kuwait. At ito rin kay Rohana Lee na nagtatag ng mga sisters para manood. Mashallah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi kay Sister Zainab Muhammad. Ayan, mga kapatiran natin. Sabi na ni Relito, sabi ni Relito, Resngit, kapatid,
Sabi niya sa akin, basahin ko raw maigi ang Quran, letra sa letra, bago ka tumawad, Muhammad mo. Hindi naman po kami yumuyuko kay Propeta Muhammad. Ano po, yuko po tawag doon, hindi tuwad. Yumuyuko kami at kami nagpapatira pa at hindi kay Propeta Muhammad. Si Propeta Muhammad po siya ang huling sugo ni Allah. Siya po ay mula sa angkan ni Ismail at si Ismail na anak ni Propeta Abraham. Si Propeta Muhammad, nagkakasundo po ang lahat ng Muslim sa buong mundo na siya ang huling sugo ni Allah. Nagkakaisa po. At ang pangalan ng Diyos sa Islam ay si Allah. Nagkakaisa rin ang Muslim sa buong mundo. Bilyong-bilyong Muslim nagkakaisa. At bilyong-bilyong Muslim sa buong mundo, iisa lamang ang Quran. Hindi po tulad ng inyong paniniwala, kabayan na ralito. Sabihin natin, ang inyong Biblia sa Pilipinas, iba sa Biblia ng Amerika, sa Australia, sa Africa. Iba't ibang Biblia ang meron kayo. Hindi lamang, huwag na tayo magpalayo, sa Pilipinas pa lamang, iba't ibang sekta ang meron sa Pilipinas. Saan ang tama rito, kabayan? Tatanungin kita. Saan ang tama? Sino ang tama? Kahit nga pangalan, sa pangalan ng Diyos, hindi kayo magkasundo. May nagsasabi sa inyo, si Yahweh, kung ano-ano tawag sa kanya, ang iba naman, si Elohim, si Jesus, at may bago pang sugo sa Pilipinas, si Manalo, ayan, sugo si Kibule, anak ng Diyos, si... Sino ba yun? Yung dating daan, si Eli Soriano, at napakarami pa. Yung mga nagpapagaling ng pata, yung mga nagpapagaling ng may sakit, yung mga kunwari, nababaliw na yung hindi marunong magsalita, napapagaling. Diba? Pinapagaling ng mga pastor ninyo. Dahil sa paniniwala niyo sa Biblia yan, kabayan. Kaya, sorry for the word, sorry, pero bago mo ko husgahan sa aking paniniwala, pag-aralan mo muna ng husto ng letra by letra ang pananampalataya mo. At ikaw din, kabayan na ralito, hanapin mo ngayon, ipakita mo kung nasaan ang orihinal na salita ni Kristo sa inyong pananampalataya. Yung salita ni Kristo, yung Aramaic, kung saan ibinaba ang Ebanghelyo ni Kristo, ang salita ng Diyos na ipinadala kay Jesus Kristo. Nasaan na yun? Yan ang dapat mong basahin. Hanapin mo kung nasaan. Hindi yung bumabatikos ka ng ibang pananampalataya na wala ka naman sariling katibayan sa iyong pananampalataya. Yan, kay Layrin din, Maluoy, mashallah, jazakallahu khairan jaza. At sa mga iba pang sisters dito, kay Ukhti, Sumaya, wa alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Kay Saiba, na nanonood sa Angeles, Pampanga, mashallah, hating gabi na sa Pilipinas. Kay Moira, salamu alaikum, na nanonood sa Riyadh. Mashallah, si Noreen, masipag magtag ng mga friends niya para sa ating live. Si Noreen, mashallah. Ano ba ito si Noreen? Balik Islam ba ito? O Balani? O Maguindanon? Tausog? Allah alam. Pati rin kay Lut. Salamu alaikum kapatid na Lut na nagtatag din. At kay Shaira. Wa alaikum salam wa rahmatullah na nanood sa Kuwait. Shaira Bulang. Wa alaikum salam wa rahmatullah kay kapatid na Munira Balogo. Wa alaikum salam wa rahmatullah kay Muntazir. Muntazir, mashallah, na nanonood sa Makkah. Kamusta po dyan kapatid sa Makkah? Wa alaikum salam wa rahmatullah kay Ferdy na nanonood sa Abu Dhabi. Wa alaikum salam kay Haris na nanonood sa Oman. Mashallah, iba yung mga kapatiran natin, iba't ibang lugar. Meron din si Dayang na nanonood sa UAE. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. At kay Nais din nanonood sa Kandal, nanonood sa Jeddah. Ayun din kay Sara Jakiri na nanonood sa Makkah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganyan din kay Alawi, kay Jibril. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa iyakum. Iyakum po sa inyong sa panonood ninyo. Mashallah. Kay Ummu Faisal Ampan na wa iyak, sister. Mashallah. Kay Nur KB, wa alaikum salam wa rahmatullahi na nanonood sa Cotabato City. Yan. Mashallah, marami tayong mga kapatiran. At meron din sa Qatar kay kapatid na Faiza Al-Sakandi Kahalan Arab. Wa alaikum salam wa rahmatullah na nanonood sa Zamboanga City. Mashallah, ang iba nasa Pilipinas nanonood. Anong oras sa Pilipinas ngayon? So yun lamang mga kapatid, payo ko sa aking sarili at sa inyo. Kapag makita ka ng iyong kapatid na gumagawa ng kasalanan, pagsuway kay Allah, partikular kung ito ay shirk o bid'a, baguhin sila, ituwid ang kanilang pagkakamali, payuhan sila, paalalahanin sila, sapagkat yan po ang utos ng ating pananampalataya.
وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. At meron tayo rito na kapatid na nanonood sa Russia rin, si Alexander. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.